Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo, ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Housemate Jess ng PBB Jen, labing isa nagmarunong at umastang leader sa bahay ni Kuya. Sa kasagsagan ng Pinoy Big Brother, PBB, Jen labing isa. Isang housemate ang kapansin-pansin dahil sa kanyang dominanteng pag-ugali at tila pag-astang leader sa loob ng bahay ni Kuya. Si Jazz, isa sa mga pinakamakikilala na housemates, ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa kanyang mga kasama at sa mga manonood. Simula ng leadership style ni Jazz. Pagkapasok pa lamang ni Jazz sa bahay ni Kuya, agad niyang ipinakita ang kanyang pagiging proactive. Sa bawat task at activity na ibinibigay ni Kuya, siya ang laging nangunguna sa pagpaplano at pagdedesisyon. Dahil dito, marami sa mga housemates ang sumang-ayon sa kanyang mga mungkahi at ideya, lalo na sa mga unang linggo ng kanilang pamamalagi. Reaksyon ng mga housemates. Isa, sumasang-ayon. May mga housemates na positibong tinanggap ang leadership style ni Jazz. Ayon kay Alex, maganda naman na may nangunguna at nag-aayos ng mga plano. At least, may direction kami sa bawat task. Dalawa, nailang. Sa kabila ng mga positibong feedback, may ilang housemates din na nailang sa pamumuno ni Jazz. Si Mara, halimbawa, ay nagsabing, "Minsan, parang wala na kaming boses sa mga desisyon. Sana, makinig din siya sa opinyon ng iba." Mga pangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Habang tumatagal ang pamamalagi nila sa bahay ni Kuya, mas naging kapansin-pansin ang pagiging vocal at assertive ni Jazz. Sa isang task, naging mainit ang kanilang usapan nang hindi agad nagkaisa ang lahat sa kanyang plano. Conflict resolution. Sa kabila ng mga alitan, nakahanap ng paraan ang mga housemates para mapanatili ang pagkakaisa. Sa tulong na rin ni Kuya, nagkaroon sila ng heart-to-heart talk kung saan binigyang pansin ang mga nararamdaman ng bawat isa. Si Jess, sa kabila ng kanyang matigas na paninindigan, ay natutong makinig at mag-adjust sa kanyang pamumuno. Reaksyon ng publiko. Ang mga manonood ng PBB Jen, labing isa, ay may halo-halong reaksyon sa pag-aastang leader ni Jazz. Sa social media, makikita ang iba't ibang opinyon. Isa, supportive. Marami ang sumusuporta sa kanyang pagiging leader, sinasabing kailangan talaga ng ganitong klaseng housemate para magkaroon ng direksyon ang grupo. Ayon sa isang netizen, mas okay na yung may nangunguna kaysa naman lahat nagpapakiramdaman lang. Dalawa, critical. May mga kritiko naman na nagsasabing dapat mas matutong makinig si Jazz sa kanyang mga kasama. Isang netizen ang nagsabi, sana matuto din siyang mag-adjust. Hindi pwedeng laging siya lang ang masusunod. Future implications. Ang leadership style ni Jazz ay magiging malaking bahagi ng kanyang journey sa PBB Gen 11. Makakabuti kaya ito o magiging dahilan ng kanyang pagbagsak? Ang mga susunod na linggo ang magpapakita kung paano niya haharapin ang mga hamon at kung paano ito tatanggapin ng kanyang mga kasama. Sa hinaharap, sa bawat task at activity na darating, tiyak na masusubukan pa ang leadership skills ni Jazz. Kung paano niya babalansehin ang pagiging assertive at pagiging open sa opinyon ng iba ay magiging susi sa kanilang tagumpay bilang isang grupo. Ang pagkatuto mula sa mga pagkakamali at pagiging bukas sa feedback ang maaaring magdala kay Jazz sa kanyang tagumpay o kabiguan sa loob ng bahay ni Kuya. Konklusyon. Ang pag-astang leader ni Jazz sa bahay ni Kuya ay isang aspeto ng kanyang pagkatao na nagpapakita ng kanyang determinasyon at pagiging proactive. Habang nagpapatuloy ang season, makikita natin kung paano niya gagamitin ang kanyang leadership skills upang magdala ng positibong pagbabago at pagkakaisa sa kanyang grupo. Housemate Jazz ng PBB Gen, labing isa nagmarunong at umastang leader sa bahay ni Kuya. Sa kasagsagan ng Pinoy Big Brother, PBB Gen, labing isa, isang housemate ang kapansin-pansin dahil sa kanyang dominanteng pag-ugali at tila pag-astang leader sa loob ng bahay ni Kuya. Si Jazz, isa sa mga pinakamakikilala na housemates, ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa kanyang mga kasama at sa mga manonood. Simula ng leadership style ni Jazz. Pagkapasok pa lamang ni Jazz sa bahay ni Kuya, agad niyang ipinakita ang kanyang pagiging proactive. Sa bawat task at activity na ibinibigay ni Kuya, siya ang laging nangunguna sa pagpaplano at pagdedesisyon.
Dahil dito, marami sa mga housemates ang sumang-ayon sa kanyang mga mungkahi at ideya, lalo na sa mga unang linggo ng kanilang pamamalagi. Reaksyon ng mga housemates. Isa, sumasang-ayon. May mga housemates na positibong tinanggap ang leadership style ni Jazz. Ayon kay Alex, maganda naman na may nangunguna at nag-aayos ng mga plano. At least, may direction kami sa bawat task. Dalawa, nailang. Sa kabila ng mga positibong feedback, may ilang housemates din na nailang sa pamumuno ni Jazz. Si Mara, halimbawa, ay nagsabing, minsan, parang wala na kaming boses sa mga desisyon. Sana, makinig din siya sa opinyon ng iba. Mga pangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Habang tumatagal ang pamamalagi nila sa bahay ni Kuya, mas naging kapansin-pansin ang pagiging vocal at assertive ni Jazz. Sa isang task, naging mainit ang kanilang usapan nang hindi agad nagkaisa ang lahat sa kanyang plano. Conflict resolution. Sa kabila ng mga alitan, nakahanap ng paraan ang mga housemates para mapanatili ang pagkakaisa. Sa tulong na rin ni Kuya, nagkaroon sila ng heart-to-heart talk kung saan binigyang pansin ang mga nararamdaman ng bawat isa. Si Jazz, sa kabila ng kanyang matigas na paninindigan, ay natutong makinig at mag-adjust sa kanyang pamumuno. Reaksyon ng publiko. Ang mga manonood ng PBB Gen 11 ay may halo-halong reaksyon sa pag-astang leader ni Jazz. Sa social media, makikita ang iba't ibang opinyon. Isa, supportive. Marami ang sumusuporta sa kanyang pagiging leader, sinasabing kailangan talaga ng ganitong klaseng housemate para magkaroon ng direksyon ang grupo. Ayon sa isang netizen, mas okay na yung may nangunguna kaysa naman lahat nagpapakiramdaman lang. Dalawa, critical. May mga kritiko naman na nagsasabing dapat mas matutong makinig si Jazz sa kanyang mga kasama. Isang netizen ang nagsabi, sana matuto din siyang mag-adjust. Hindi pwedeng laging siya lang ang masusunod. Future implications. Ang leadership style ni Jazz ay magiging malaking bahagi ng kanyang journey sa PBB Gen 11. Makakabuti kaya ito o magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang mga susunod na linggo ang magpapakita kung paano niya haharapin ang mga hamon at kung paano ito tatanggapin ng kanyang mga kasama. Sa hinaharap, sa bawat task at activity na darating, tiyak na masusubukan pa ang leadership skills ni Jazz. Kung paano niya babalansehin ang pagiging assertive at pagiging open sa opinyon ng iba ay magiging susi sa kanilang tagumpay bilang isang grupo. Ang pagkatuto mula sa mga pagkakamali at pagiging bukas sa feedback ang maaaring magdala kay Jazz sa kanyang tagumpay o kabiguan sa loob ng bahay ni Kuya. Konklusyon. Ang pag-astang leader ni Jazz sa bahay ni Kuya ay isang aspeto ng kanyang pagkatao na nagpapakita ng kanyang determinasyon at pagiging proactive. Habang nagpapatuloy ang season, makikita natin kung paano niya gagamitin ang kanyang leadership skills upang magdala ng positibong pagbabago at pagkakaisa sa kanyang grupo. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.